Hello guys! Magandang araw sa inyong lahat. Nandito na naman ang Mami Lebs. Nagbabalik sa Tres Marias PH. Dahil guys, si Mami Lebs ay love na love kayong lahat. Meron na namang nag-discovering panibago si Mami Lebs. Dahil alam ko, iba sa inyo ay merong pinoproblema sa inyong pisngi, katulad ng mga blackheads na yan, mga whiteheads na yan, or maitim na siko, or maitim na tuhod, ayan dinas, or maitim na tuhod. So ayun guys, may na-discovery si Mami Lebs para maalis, masolusyonan ang inyong pinoproblemang blackheads, pekas na rin, pwede na rin kung may pekas, blackheads, whiteheads, maitim na siko, maitim na kilikili, maitim na tuhod. So yun guys, isishare na ni Mami Lebs kung ano ba ang mga ito, ang mga kasangkapan, paano maaalis ang iyong mga blackheads. So, ito na guys, isishare na ni Mami Lebs kung ano-ano ito, kung paano ito gawin nang hindi na kayo gumastos ng malaki pa na para bumili-bili pa ng mga scrubbing. What kind of scrub like that? Ayun, ayun, ganun. Hindi nyo na kailangan bumili guys dahil sa kusina lang ninyo nakalagay ang mga kasangkapan kung paano ba matatanggal ang inyong mga blackheads, ang maitim na siko, ang maitim na kilikili, or ang mga pekas-pekas sa inyong mga pisngi. Hindi pekas yan, anino lang yan. So ito yun guys, kung gusto mong malaman, panuurin mo ako hanggang dulo. So guys, ito na, i-share na ni Mami Lebs ang mga ingredients kung paano ba gawin ang pantanggal ng iyong blackhead. So, ito lang ang kailangan natin, ang baking soda. Ito, pure baking soda and ang longan honey. O, pwede rin matatanggal din ang inyong mga tugudug sa pisngi. So, ito, longan lang at saka ang baking soda. Ang baking soda, guys, kung ilang spoon yung baking soda, ganun din yung spoon ng honey. So, para maumpisahan na natin, ipapakita ko na sa inyo kung paano ko imimix ang pantanggal ng blackheads, pantanggal ng pekas, pantanggal ng tigyawat. Ito, hindi to tigyawat, hindi to pekas. Ito ay paso ng mantika. Ayan ay mga tilamsik ng mantika, guys. Hindi yan mga pekas. Mga tilamsik yan ng mantika. Katuwing man nagpiprito ko sa iyan, para ebidensya, ayan sa mga braso ko, marami akong tilamsik ng mantika. Kaya, guys, ito na. Umpisahan na ni Mami Lebs. So, ayan. 1, 2, 3, 4, 5. So, ayan na guys. Ayan na guys. Napaka-effective nito guys. So, magtatakal na rin naman tayo ng honey. Kahit anong honey, basta honey. Huwag lang yung honey na jowa mo. Basta yung honey na honey syrup. Okay? Oy, bad yun. 1, 2, 3, 4, 5. Guys, alam niyo ba? 5 days niyo lang nagagamitin to tanggal lahat. 5 days lang, in 5 days. Puputin ang inyong mga pisngi, puputin ang inyong mga siko, puputin ang inyong mga kiri-kiri. So, ayan guys, imimix na natin. Mixture. Mixture. So, ayan. Hindi na ba ito lalagyan ng water? Only honey to dissolve. Dissolve ba? Ayan, guys. I-dissolve natin siya sa 5 spoon honey. So, ayan. Hanggang sa lulusawin natin, guys. Hanggang sa malusaw na malusaw na siya. Maglusaw na siya, guys. Hindi, lusaw na lusaw na nga siya talaga nun. So, ayan. Lulusawin natin siya hanggang sa malusaw siya ng malusaw. So, ayan. Alam niyo ba, guys? 5 days ko lang ginamit to. Kaya, alam niyo naman si Mami Lebs, hindi i-share ang bagay na ito kung hindi pa niya sinusubukan. Ay, naputol na yung spoon. So, ayan, naputol kasi pag sticky siya. Sticky yung soda at saka yung honey. Sticky siya guys. So, ayan. Pwede bang kamay na lang sana. So, ayan. So, sayang. So, ayan. Ayan guys. Hahaluin natin ang hahaluin hanggang sa maging ano siya. Ano tawag doon? Hanggang sa maging syrup na din siya. Syrup ba yung tawag doon? Ano yun? Sticky syrup. Ano yung pinanghalo mo doon, Day?
kaya, kaya kailangan chopstick talaga, kaya nitigay chopstick dahi. So yun guys, gagamitin ko tong chopstick na to kasi mahirap kapag yung plastic spoon mong gagamitin. Mahirap siyang i-mix-mix-mix. Ihalo-halo. So ayan. Paano rin nilang kasi mami lives kung paano ba gagawin? Paano gagawin niya? Ano ba yan? So ayan. Ayan. So para mabilis, ganyan. Ay nako, napakalagkit niya guys. So ayan. I-mix-mix-mix natin para yung mixture niya ay balance. Mixture ba? Tama ba yun? Huwag mga nag-i-English si mami lives. Oh. Kaya I think I need to add one more spoon of honey. Tingnan mo kasi. Okay na? So ayan, okay na guys, para hindi masayang. Tara na. Tara na, susubukan ni Mami Lebs. Ituturo ni Mami Lebs kung paano. So ayun guys, nandito na si Mami Lebs sa banyo. Itatry ni Mami Lebs kung paano ba niya ginagamit ang pinaghalong baking soda at honey. So ganito lang yun guys. Babasahin natin yung face natin. Ganyan. Ayan, babasahin natin yung face natin para hindi masayang yung nandun sa spoon. So sisimutin ko kasi mahal ang honey guys. So ayan, sisimutin ko siya. Wait lang kasi sayang. Masasayang, masyadong marami. Konting-konti lang kasi to guys. Parang iaano lang, idadrop lang guys. Ganyan lang. So ayan, gaganyan lang natin. Ayan, igaganyan-ganyan lang natin. Ganyan-ganyan lang. Tanggal guys ang ating mga whiteheads. So ayan, ibababad natin siya at least 1 to 3 minutes. 1 to 3 minutes bago natin siya huhugasan. So ayan, imamassage-massage lang natin guys. Hmm? Ayan. Imamassage-massage lang natin guys para noon sa ganun ay magiging smooth yung ating face. Ayan, matatanggal yung ating mga whiteheads, whiteheads. Wow, huwag niyong papansinin ito, nakikita niyo na ito. Hindi ito pegas, hindi ito kung ano man. Ito guys ay mga tilamsik ng mantika. Ayan yung mga evidence ng mga tilamsik ng mantika sa aking buong katawan. Ayan, marami akong tilamsik ng mantika. So ayan guys. Ay baka kasi sinasabi niya may nakikita kayong anino sa pisngi ko. Ayan ang kinis ng pisngi ko, di ba? Ayan, makinis na siya guys. In 5 days guys, morning and evening ninyo gagamitin. Umaga at gabi, paggising nyo sa umaga, pag naligo kayo, pwede nyo itong gamitin guys. Ayan, ibabad natin siya ng at least 1 minute. At least 1 minute. Oh. Ayan. Mas effective po to guys kung gagamitan nyo din ng oil bago kayo mag-apply nito. Applyan nyo ng oil yung face ninyo. Yung face ninyo, then applyan nyo nitong soda and honey na to. Itong hinalo natin na ito, pinaghalo natin. So ayan, massage-massage lang natin guys para naman ma-relax yung ating pisngi. Kaysa hindi na natin kailangan pumunta sa facial, magpa-facial guys. Hindi na natin kailangan mag-ano, remedy na lang to, remedy. So ayan. Ayan lang guys, alam nyo, ayan. Matatanggal yung mga blackheads. Kasi kadalasan sa atin, mga blackheads nandito, di ba? Mga whiteheads, ayan, dito siya. Kaya, more on, scrub ako dito sa part na to, tsaka dito. Kasi ito, ayan. Dati guys, itong ganito ko, maitim na maitim yan. Nung ginamitan ko nito guys, natanggal. So ayun, mayroon ng 1 minute, pwede na mahigit 1 minute na nga, magto 2 minutes na, pwede na nating hugasan. Siyempre, idadry natin. Ngayon, itong meron tayong mga cream na ginagamit, pwede nyong applyan ng cream after nyong maghilamos. Please give me my Nivea cream nga, Cheche.
So ayan guys, idadry natin yung ating fez. Kung meron kayong mga aloe vera cream, kung anong mga cream-cream kayong ginagamit, pwede. So ayan, magpapaganda na si Mami Lev. So ayan, after kong maggamit nito, is lalagyan ko siya ng cream para hindi siya mag-dry. Magtuloy-tuloy yung moisture ng ating fez, di ba? Yung moisturizer, lagyan natin ng moisturizer. Ayan, nakalagay, extra white Radiant Smooth. Ito yung ginagamit kong cream after kong mag-apply ng baking soda. Siyempre, hindi natin sasabing baking soda yung pinangkakaskas natin sa pusingin natin, di ba? So, ayan. Ang fresh-fresh na ng Mami Lev natin. So, ayan na, guys. Ayan, mamasads-masads natin para yung ating fez ay ma-relax. So, ayan. O, di ba? Ang glambot niya, guys. Ang sarap. Ang sarap. Kung meron kayong sabon sa mukha, pwede naman yung sabon muna gamitin nyo after nung sabon. After nung gamitin yung sabon, pwede tsaka nyo lalagyan ng ganyan. Or kung gusto nyo yung oil muna, ganon, pwede nyo lagyan muna ng oil yung fez ninyo. Hindi na kasi ako naglagay ng oil kasi mainit, ma-hot. Ma-hot guys, kaya hindi na ako naggamit ng oil bago ako nag-apply. So ayun guys, hanggang dito na lang ang aking sharing kasi pupunta na kami ng park. Gising na yung aking mga alaga. Pupunta na kami, dadalhin ko na sila sa park. Pupunta na kami sa park. So ayun guys, sana meron kayong natutunan sa itinuro ni Mami Lev, sa isinier ni Mami Lev ngayong araw na ito. At sana naman ay mabisita ninyo ang bahay ni Tres Marias PH upang sa ganon ay lagi kayong updated sa mga tips ni Mami Lev kung paano ba gumanda at ma-maintain ang pagiging mukhang bata. Di ba? Looking yan ang Mami Lev ninyo. At charot-charot lang yan. Hindi, kasi syempre sa buhay natin, kailangan nating laging happy para ang buhay ay laging masaya. Ang buhay natin ay laging marangya. Mukha tayong mayaman kahit wala tayong pera. Di ba? Pag lagi tayong masaya guys, ang itsura natin, mukha tayong laging teenager. You know that. Kaya si Mami Lev's, kahit na nalulungkot, tinatago lang yun. Basta lagi smile lang palagi. Para sa ganun, ang buhay ni Mami Lev's ay masayang masaya. So, yun guys. Hanggang dito na lang. Magpapaalam na ako. At mag-iingat kayong lahat. Mag-iingat kayong lahat. Mag-iingat tayong lahat. Kasi sa sitwasyon natin ngayon, napakahirap. So, yan guys. Naway pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos at laging iingatan. Goodbye! Shoutout ko muna pala kayong lahat. Shoutout sa lahat, guys. Shoutout sa lahat. Hindi ko na kayo isa-isahin kasi baka may makalimutan akong pangalan magtampo. So, yun guys. Bye-bye na. I love you all, guys. Alam niyo naman sa Mami Lev's, love na love kayong lahat. So, bye-bye.